showbiz fanatics Don Bell or Miss Bell Mariano nagbigay ng kanyang pahayag para sa lahat ng kanyang mga bashers. Ito pala ang dahilan kung bakit love na love siya ni Donnie. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga Don Bell supporters, Don Bell mga seniors, Don Bell empires, Don Bell endgames, sa lahat po ng mga nagmamahal po kay Donnie at kay Bell. At salamat din po sa mainit na pagsuporta ninyo sa ating pong channel. So dahil dyan, narito po ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating mga viewers and subscribers. Let's start off with Miss Violeta Juetner. Sabi niya, sana minsan may magtanong sa kanila kung ano ba ang point of view nila, if they will be fair sa iba. Gusto kong marinig ang sagot nila, pero pareho. Though si Belle may sinabi minsan na she don't see her to be with anyone else aside from Donnie in her showbiz journey. I love this love team and I don't know how much will they go for the temporary career they chosen. I saw Donnie improve a lot in acting, while to Belle, I want to see her a new milestone, something that showcase her acting ability more. Ayan, napaka-sweet naman ni Miss Belle nung sinabi niya na hindi niya nakikita yung sarili niya na maipa-partner o makakatrabaho niya yung iba. Kumbaga talagang ang choice niya talaga si Mr. Donnie Pangilinan. And that's very sweet. According to Ma'am Persina Dores, thank you so much, Miss Darreds, for your reactions to Don Bell's activities. I always look forward to your updates because your point of view is always clear and factual. Thank you po, Ma'am si Persina Dores. Congratulations, Don Bell. You fulfilled one of your bucket list type skydiving. You are both brave and courageous. So with Hannah, Donnie, and Bell, you deserve a break and relaxation because you're both hardworking. And despite all the blessing and success, you remain humble, good daughter, and son to your parents. And most of all, you always offer the glory to God. And that's the secret of your overflowing success and blessing. Continue to be genuine and support each other, as well as an inspiration to many. Hashtag Don Bell forever, cause your compliments and deserve each other. Ayan, salamat po Ma'am si Persina Doros, dahil na-appreciate po ninyo ang ating pong channel, at salamat din po sa pagmamahal at pagsuporta ang binibigay po ninyo kay Ma'am dito po kay Don Bell, ano? At tama po kayo na lahat po ng mga success and lahat po ng mga bagay na na-achieve po nila, they always give glory to the Lord, sapagkat deserve naman ng Lord na bigyan natin siya ng glory, dahil for without His permission is hindi naman po talaga mangyari ang lahat ng bagay na ito, di ba? And because of those blessing that he give to those who obey them, eh talagang pinagpapala po ng lubusan itong si Donnie at si Belle. I'm so happy dahil pinagtagpo talaga silang dalawa. They have the same faith. Pareha sila ng pinaniniwalaan, pareha sila ng mga kumbaga talagang very ano sila eh, yung chemistry at yung partnership nilang dalawa talaga still nagwo-work. Sabi ni Ma'am si Jeremy Sadaya, I'm so happy and proud of them kasi unti-unti na nilang natutupad ang mga bucket list nila. More blessing to come, my Don Bell. Ayan, ito naman pong isa sa mga masaya para sa mga natupad na pangarap ni Donnie at ni Bell, kasi nga totoo naman na may mga bucket list kasi si Donnie at si Bell na gusto nilang magawa together. At iba yun ha, iba yung experience na magawa mo yung mga bagay na yun na kasama mo yung paborito mong tao, di ba, sa buhay mo. So sabi ni Miss Marjolino Jangeline, bilang isang fan, masaya akong nakikita na magkasamang tinutupad ng Don Bell or ni Donnie at ni Bell yung mga bagay na gusto nilang gawin o ma-experience. Thanks sa update mo, Miss Tareds. Thank you din po, Miss Marjolino Jangeline. Lagi ko pong nakikita ito pong si Miss Marjolino Jangeline sa ating comment section. At talagang nakikita natin how he really loved Donnie and Bell. And thank you so much for that.
And for the last, sabi niya, the bravest couple I know, not to mention the very intelligent and kind love them ever. True. Alam niyo po, kapag pinanood niyo lahat ng mga interviews nila, lahat ng mga sinasabi nila, lahat ng mga kung paano nila sabihin, paano yung kanilang, kung paano sila magsalita, makikita mo they are really intelligent. And si Bell, sobra hinangaan ko talaga siya. Sobrang galing magsalita, very fluent sa English. Hindi katulad ng ibang mga actress, yung mga, 'di ba? Ano lang, magaling lang umarte, maganda lang, pero hindi naman talaga magaling mag-English. At isa sa mga pointers po 'yan, ha? Napakagaling mag-English nito. At pag ganyan kasi ang isang actress, pwede mong isabak yan sa mga international team, 'di ba? So, thank you po Ma'am Jillian Rain Torres sa inyo pong komento. At salamat din po sa lahat ng mga supporters po ni ng Don Bell sa pagbibigay ninyo ng inyo po mga point of view patungkol po sa ating latest update. Salamat po! At ngayon guys, pag-usapan natin to. Let's talk about our video for today. Dahil matapos nga po ang success na tinamo ni Donnie at ni Belle sa kanila pong pambihirang first time movie together. At inabot po ito ng almost a millions yung kanilang kinita. At almost a million people din ang nakaabot dun po sa kanila pong movie at nakapanood. At talagang sobrang dami pong humanga sa galing ng acting career or acting skills nitong si Donnie at ni Belle. Kaya naman, kabi-kabilaan, pagkatapos ng movie, kabi-kabilaan na po yung mga projects na ino-offer po sa kanila. At marami na din po ang lalabas na mga endorsement nila together. Yan. So, pwedeng silang dalawa po ang lalabas sa commercial or it can be Donnie and Belle. So, ibibigay natin yung mga behind the scene photos and videos na maaari nating mapanood pagka after this year, that's this year 2023, ay sinasabi nga ng ilan sa mga journalist and in showbiz insiders na mas magiging busy nga ang schedule ni Donnie at ni Belle dahil talagang bibigyan sila ng mas marami pang proyekto ng kanila pong network dahil sa ganda ng hatak nila at sa dami ng mga sumusuporta sa kanilang dalawa. And as syempre kapag ganun po ang isang artista, sobrang exposure po yan sa social media, sa lahat ng mga television, hindi po mawawala yung tinatawag na mga bashers, 'di ba? So, dahil po dito, yung mga interviews po ni Belle at ni Donnie ay hindi po naiwasan na tanungin si Belle kung ano kaya ang magiging reaction niya dun sa mga taong pilit siyang talagang kung makapag-bash siya kanya, kung ano-ano yung sinasabi, kung ano-ano yung mga paninirang ginagawa kay Belle. Diba? At alam naman natin kung sino yung mga taong gumagawa niya ni. Kasi kung totoong fan yan at kung totoong mahal talaga niya si Donnie at si Belle as a couple or as a love team or bilang mga kanila mga followers, 'di ba? Hindi naman po nila basta-basta ibabash at iintrigahin kung ano man yung mga salitang hindi ka nais-nais. Kaya naman itong si Belle bilang isang very good girl, 'di ba? Bilang isang mabuting nilalang, ganito niya po talagang ganito niya po hinaharap lahat ng mga bashers niya. Sabi niya po sa kanyang latest interview, "I think your flaws and what you think your insecurities are, that's what makes you beautiful. Those voices who won't matter. I think what really matter is how you see yourself and how God sees you because that's where I find my identity." O, diba? Isa na rin yan sa mga magandang platform para dun sa mga nakakaranas ng insecurities, ba? Diba? And lahat naman po tayo, meron tayong tinatawag na flaws. Kasi marami din kasi mga ibang mga tao, mga bashers po ni Belle, na kung tignan nila yung sarili nila, kala nila napaka-perfecto nila, ba? Diba? Dahil kung makapang-bash at kung makapag kung ano-ano yung sinasabi nila kay Belle, akala mo naman wala silang mga kapintasan. Kaya naman, bilang isang good girl at mabuting tao si Belle, ang sabi niya, yung mga bosses na yon hindi po nagmamatter sa kanya yun. Sorry na lang kayo, dahil dead ba lang dyan si Belle, dahil alam niya yung katayuan niya bilang isang tao at kung paano siya tinitignan ng Diyos, diba? So, that's a good thing
to know and to inspire others, diba? So kayo po, ano pong masasabi ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat sa panonood. God bless everyone.